Anyway, tell us something more about Katips. Ano ba itong Katips na ito, Attorney Vince? Hey, alam nyo po, matagal na po akong director ng teatro. May tatlong dekada na. Wala naman akong intensyon na magpelikula. Kanya lang, last year, nag-decide ako to make a film kasi nga, sabi ko, yung teatro, very fleeting. Kaya lang itong pelikula, this will immortalize my artistry kasi wala na ako, patay na ako, pero yung mga anak ko at kaapu-apuhan ko, mapapanood pa rin yung pelikula. So, nag-decision ako na sabi ko, sige, gumawa ako ng pelikula. First directorial job ko to at first produce film gamit ang hard-earned money ko na kinita ko sa pag-abogado. kaya, alam mo, pangani ko itong Katips, itong pelikulang ito. Pero ang maganda kasi dito, this is something new. Hindi pa natin napapanood ng ganitong klaseng pelikula sa Pilipinas kasi ito ay parang musical movie. Ah, may kantahan. Pero movie talaga siya, hindi siya parang documentary na may mga na sumisingit na mga ano, mga news items, hindi ganoon. Movie. Wala po kaming clips na kinuha sa YouTube. Mm-hmm. Wala po kaming kinuha sa mga docu. Sinoot po namin lahat, maging yung first quarter storm, yung La Tondeña strike noon na tinatawag, yung pagpatay kay Ninoy, pag-libing kay Ninoy, sinoot po namin yan. And we have like around 500 cast members na talagang nagtateatro at umarte dito sa amin. Pero true story ba ito? True story ba ito, direct or fiction? Alam mo, Alvin, kasi nga ako'y abogado, ako ay nag-aabogado sa Claimants 1081. Ewan ko kung narinig ko na yan. Yes. Pero ito yung mga biktima ng martial law, no, na nagki-claim, no? At alam mo, nakaka-touch yung kanilang mga istorya. Siguro naman narinig na natin sina Hilda Narciso, yung mga ni-rape, no, sina Congresswoman Eta Rosales na talagang hinuli nung araw. Sila ang mga kabata ko, so to speak, ano? Kaya masyado akong na-touch sa kanilang mga story. Kaya, kumbaga, pinagsama-sama ko yung kanilang istorya at ginawa ko nga itong Katips. So, para siyang inspired by true stories. Pwedeng ganun. Okay, sige. Oo, okay. Kasi alam mo, siyempre, kailangan magkakasama sila sa isang era. Mm, no? Magkakaiba naman ang pagkamatay nina iba't ibang pagkamatay at klase ng pagpatay sa kanila. Kaya ginawa ko para silang magkakaibigan at sila yung mga estudyante. Yeah. Kaya tungkol siya sa student protest nung araw na inabutan ng first quarter storm. Ah, so para siyang ano, para maraming characters tapos nagsasanga-sanga o nag-intersect ang kanilang buhay? Ganun ba yun? In short, in literature, ang tawag natin dyan, multi-plot, multi-character. No? Oh. So, ang daming cast. Napakarami. Pero nagsasanga-sanga ang kanilang buhay. Merong anak, may asawa niya, pagkatapos sinamatay yung kanyang anak, mga ganun. Ano? May estudyante, merong driver, merong kung ano-ano. Ngayon, ito ay napakalaking pelikula na sinoot namin nung pandemic. Kaya ito ay natapos last November. Nagkaroon kami ng pagkakataon na ipalabas ito sa mga sinehan. Kaya lang, inabutan kami ng Omicron variant. Kaya dalawang araw lang kami nakapagpalabas. Tapos, pinull out na namin yung pelikula. Kasi wala namang pumapasok noon sa sinehan. Tapos, Doris, biglang sinabit namin sa PAMAS. Na-nominate kami ng 17 nominations sa PAMAS na inilabas nitong nakaraang linggo lang. No, kasama nga dyan ang Best Picture. Ako ay nominado sa limang category. Sinabi nila first in the history of PAMAS dahil nominado ako sa Best Director, Best Actor, Best Screenplay, at Best Original Song, na dalawang original song ang nominate sa Katips. Kaya first in the history daw yun na isang tao lang ang nanomina sa ganung karaming award. So sinabi ko na nag-usap-usap kami ng team namin dahil kami ay baguhan pa lang sa pagpo-produce. Sabi ko, tara, ipalabas na natin kasi wala nang gagandang promotion pa dito kung di ang PAMAS na nomination. Yes. At kung bukas ang PAMAS, kung mananalo kami na Best Picture, yun ang pinakamagandang promotion, sabi ko. Tama. E ngayon, naghahanap naman kami ng date.
nakita namin yung Made in Malacanang i-show ng August 3. Eh di, sinabi ko, hindi mag-August 3 tayo kasi the following week, mayroon ng Hollywood. Kako, mag-ano tayo, Kako, mag-August 3 na tayo, sabayan natin yung Made in Malacanang. Alam mo, tinagap ko, parang wala lang yun. Kasi, alam mo, tayo, lumalaki tayo, Alvin, Doris, na yung Regal at saka Viva magkalaban, magkasabay sila. Oo, tama. Star Cinema, GMA Films, magkasabayan. Mm. Wala lang sa akin yun. Kaya sabi ko, sige, sabayan natin. Hindi ko akalain na puputok ito, no? Na ganito, na kumbaga, biglang sumagot itong director ng Made in Malacanang kinabukasan na para raw akong putakti o parasite na nakikisakay sa kasikatan at para raw akong nagmumukha na raw akong tanga at kawawa. So sabi ko, ganun pala yun. Hindi ko alam. Pero sa akin, to tell you honestly, and this is really what I feel, sa tinagal-tagal ng pandemic, parang nagko-contribute lang tayo to make Philippine cinema alive again. Ayaw niya ba yun na may dalawang pelikulang Pilipino na magkatunggali at binibigyan natin ng option ng mga manonood kung anong gusto nilang panoorin? Alam niyo, pero, Vince, teka muna, linawin natin, hindi yun namin po alam na may sagutan na kayo. And we don't really care about yung sagutan nyo. Ako, ang gusto ko lang is ma-expose sa tao, ano ba itong pelikulang ito, tungkol saan, diba? Anong aral? At mamaya tatanungin din kita, anong reaction mo na may pelikula naman na tila bagay nag-glorify sa administrasyon, sa Marcos administration, yung unang Marcos administration, when in fact, ang mga kliyente mo at kamo ang inspiration ng movie na ito ay mga inabuso noong panahon na yun. Diba? Para so may kabalintunaan. But mamaya na yun. Pero for transparency, hindi namin alam ha, na may away pala yung dalawa. Anyway, huwag ka naman sumintro sa away. hindi tayo pumapatol. Siyempre naman tayo abogado. At siyempre, we always choose our battle, so to speak. Ano? So hindi naman natin sinasagot yung mga ganong klaseng salita na putakti. Hindi ko nga alam yung putakti. Kanina ko lang nalaman. Ano? B, di ba? B, putakti. Oo, B. Ang alam ko naman sa putakte, putak yung madaldala, no? Okay. Pwede. Teka, hindi naman ako nagsasalita, Kako. Parang baliktad. Parang putak versus utak. Ang hinagap ko dyan, nang simulang nagalit siya nung kinaumagahan na nag-announce kami na sasabayan nga namin yung Made in Malacanang, ang hinagap ko dyan parang baka alam nila na sila lang ang talaga doon sa playdate na yon. Eh, alam mo, nagbibigay lang tayo ng option sa tao. Para bang brand, di ba? Hindi naman pwedeng, pwede ba ako magpanggit? Halimbawa, Colgate lang. Di ba? Pwede. Huwag naman ganun lang. Eh, kung gusto ko ng close-up, pwede rin naman. So, parang ang tao, binibigyan lang din natin ng option kung anong gusto nilang panoorin. Pero respetuhan lang, dahil at the end of the day, ang makikinabang dito ay ang industriya ng pelikulang Pilipino na sabik ng makabalik. Correct. Direk, can you tell us gaano kahirap ang paggawa ng ganitong klaseng pelikula? Kasi sinabi mo, musical siya, meron siyang drama, meron based on true events. Meron, nakita ko dun sa trailer, medyo hindi ko nakayanan, yung parang may rape scene. Hindi ko nakayanan yun eh. Pero na meron ako naalala na ganong nangyari talaga sa totoong buhay. Parang ni-rape yung babae tsaka in front of the boyfriend. Yung ganon. So gaano ka hirap yung ganong klaseng paggawa ng pelikula na ganito? Unang-una talaga yung gastos. Ano? Kasi naka-lock-in kami sa shooting namin. Sa bundok yan, sa Bulacan. Ano? Kaya talagang araw-araw sinaswab kami. Eh, more than 200 ang cast members. Although yun namang mga yon ay mga taga-teatro. Dahil kailangan talaga mga taga-teatro ang kunin namin dahil musical nga ang movie. Pero syempre, meron akong nagbida dito, si Jerome Ponce na taga-Star Magic, taga-ABS, na ako rin naman na nagturo nung 14 years old pa siya. Nagsimula rin siya sa teatro. At ako din umarte, no? Dahil nga, meron kaming kinukuha, hindi available. Sabi ko, nagtitipid na ang production. Malaking artista yung kinukuha namin. Hindi ko nabanggitin. Sabi ko, sige, ako na lang para makatipid tayo. Dahil ako rin umaarte sa teatro.
Eh, sabi ko nga, yung emergency job ko as an actor, nanomin na pa tayo sa FAMAS Awards bukas. Kaya grabe. Sabi ko, napakalaking blessing. Pero napakahirap ng shooting kasi marami nga kami. Pagkatapos, syempre, may mga protocol pa nung panahon na yun. Correct. Kaya talagang ang FDCP, binabantayan din kami habang nagsushoot. At ang mahal doon, talagang araw-araw naka-swab lahat. Matatapos ang magsisimulang araw, isa-swab kami. Sa hapon, isa-swab uli kami. Ulit. Magkakasama naman kami sa isang hotel. At bumagyo pa noon, ano, kasi July kami nag-shooting 2021. Bumagyo at nag-stay kami sa hotel ng medyo matagal dahil naantala yung pag-shooting. Kaya yung hotel namin inabot ng million-million, Doris. Eh. Kaya talagang hindi ko makakalimutan yung gastos. Yun hindi ko makalimutan. Oo, tama. Kasi talagang sabi ko nga, hard-earned money ko ang ginamit ko rito bilang abogado ng more than 20 years. Noon pa iniipon ko na yon, Doris. Kasi alam mo, ako ay theater performer since 6 years old ako. Nagsimula ako sa Bulwagang Gantimpala sa CCP. Pero nag-aral ako ng theater sa New York. But yun na nga, yung parents ko, they asked me to come back para nga to continue my legal education. Alam mo, the day after I passed the bar exams, I told them that I just want to follow my passion. And that is to perform. Kaya in-establish ko yung aking theater company. Eh syempre, umiyak yung nanay ko. Sabi niya, this career is not financially rewarding. Alam niyo naman. Kaya lang, ako naman, it's okay for me to be poor in material wealth. Ayoko lang maging, I don't want to be poor in spirit. Kaya pinagpatuloy ko yung aking passion sa pagpa-perform. Kaya puro teatro lang ako for the past 20 years. Kaya lang, ngayon nga lang nag-pandemic, bigla ko naisip, kasi wala kaming performance. Sabi ko, sige, mag-shoot naman tayo. Kasi ang pelikula, hindi naman napapanis habang yung pelikula, nandyan lang naman. Pagka pwede na ulit, di doon natin ipalabas. At dumating na nga sa wakas ang pagkakataon na yun, eto na tayo, magpapalabas na ng Katips. Kaya lang, hindi ko akalain, may isasabayan pala kaming singtaas ng bundok. No? Grabe. Talagang sobra ako nakatanggap ng maraming bashing. Sa mga trolls, no? Pero naunawaan ko naman sila. Naunawaan ko. Bakit Katips ang dapat piliin ang tao at hindi Made in Malacanang? If there's only one choice, bakit niya unang panunoorin yung Katips sa iyong palagay? Unahin ko na muna yung gusto ko sabihin, Alvin, na hindi ko pwedeng invalidate yung pakiramdam ng Marcos family kasi sabi nila, yun daw ang pakiramdam nila the last 72 hours before they left. No? So, kung yun ang pakiramdam nila at si Amy naman ang kanilang in-interview, hindi ko yung pwedeng invalidate kanila yun eh. Kasi feeling nila yun eh. Oo, feeling sila yun eh. Kung yun ang pakiramdam nila, ba't naman natin kukontrahen? Ito namang amin, syempre, ito rin ang mga pakiramdam ng mga biktima ng martial law. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin fake news yung kanila kasi ka experience sila yun. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin fake news yung amin at sabihin glory days ang martial law kasi ito naman yung aming pakiramdam. Siguro, magkakatalo na lang dyan kung bakit pipiliin nyo po ang Katips dahil po ito ay maganda at malaking pelikula. Isa pong patunay, yung FAMAS. 17 nominations. Mamili po tayo na magandang pelikula kasi 2 years tayong hindi nanood ng sine. Tapos magbabayad po tayo ng mahal pagkatapos ganun lamang po na baka naman yung mga ano hindi na nila sinut at kumuha na lamang po sila ng clip sa YouTube. Ito po talaga po pinaghirapan, pinagpaguran at pinagkagastusan at sinabi nga para po siyang Les Miserables of the Philippines. Kaya try naman po natin, tingnan mo po muna natin ito pero panoorin niyo rin po ang Made in Malacanang para naman po mabuhay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Okay. So let's accommodate some questions from the viewers. Partner, meron ka ba? Ito wala si Obi-Wan. Ayan, go. Medyo nagpalit na raw siya ng isip, Direk. Kanina binabawi na raw niya kasi yung sagot niya kanina magde-Netflix na lang. Ngayon Katips na raw. Wow, thank you. ako interesado, how long is the film? 2 hours and 20 minutes. Aba, mahaba din, partner. Yeah, no. And how many songs are there? 18 songs. Oh, wow. 18 songs na puro Filipino? O may English songs doon?
all original Filipino music. Ako rin po ang lyricist at composer. Kasama ko po si Pipo Sifra. Pero may isa po kaming English na kanta doon, yung I Am Me. So ibig sabihin yung mga actors really know how to sing. Kailangan marunong din siyang kumanta. Yun ang requirement. Mga taga-teatro eh. Yung 200 plus po na artista namin, all are singers. All are musical theater performers. Harmony po namin talagang kakaiba. Talagang ang musicality po ng pelikulang ito kakaiba at talagang pinag-isipan, pinagkagastusan. Pero ang pinakamahalaga, Doris at Alvin, ay ang mahalagang aral ng kasaysayan. Correct. Kasi siguro dapat hindi natin kalimutan. Tama. Madalas natin yung nakakalimutan, lalong-lalo na nangyari na nga itong eleksyon at talagang pilit na nating kinalimutan. So nakakaiyak ba ito direct o nakakatawa? Meron pong nakakatawa, may nakakaiyak, may love story, no? May talagang kumpleto po ito, action. Okay. Talagang nandito po ito. Okay. In fact, makikita nyo po sa trailer, nasa YouTube naman po ang trailer, nandun po talagang kumpleto po, kumpleto si Ricardo sa pelikula. I'll watch it later. Sige. Yes, oo Alvin, panoorin ninyo kasi talagang sabi ko nga, kakaiba ang ka-tips kasi tatlong araw pa lang kaming nag-desisyon na sasabayan namin ang Made in Malacanang. Pero 48 hours sa kaming trending topic sa Twitter. That's good. Hindi ba pwedeng ilagay sa Netflix yan? Oo nga. Tama, Alvin, siguro yun ang uunahin na muna natin, magkaroon ng cinema release. Para makinabang muna yung ating mga kababayan sa aral ng ka-tips. Okay. Opo, kasi gusto po natin matutunan, lalo na nung aming preferred demographics, yung mga kabataan, ang tukol sa martial law na hindi na po nila naabutan. Sa ano naman, mapanood nila para may matutunan sila. Kasi alam mo, ang aral ng kasaysayan, hindi dapat kinakalimutan eh. Tama. Dapat yan talagang laging paulit-ulit, no? Inuukil-kil natin sa utak ng mga mamamayan. Correct. Para naman hindi na natin inuulit ang mga kasalanan ng nakaraan. Sige. More questions, Direct. Partner. Go. Pakisabi lang sa ating lahat, bakit ka-tips? Ka-tips po kasi ay tungkol sa katotohanan. Katotohanan ng simpleng mamamayang Pilipino. Madalas na po tayong nakarinig ng kwento ng tungkol kay Ninoy at kay Cory, tungkol kay Marcos, meron na po ngayon. Ang kinalimutan po natin ay ang istorya ng mga nasa gitna na naiipit sa dalawang nagtutunggali ang pamilyang ito. At sino po yun? Tayo pong mga simple at ordinaryong Pilipino. Ito po ay kwento natin, kaya panoorin po natin. Bakit daw ka-tips? Anong ibig sabihin ng ka-tips, yung salitang ka-tips? Akala ko bakit kailangan piliin yung ka-tips? Okay lang. Yung ka-tips kasi, tawagan nila doon na mga bagong katipunero. Ayun. So, alam mo naman, noong 1970s, madalas nating paikliin yung mga salita o baliktarin, no? Katulad ng itawag natin payups. Yung bahay, highball. Tama. O yung girlfriend, alam mo, ang tawag natin doon, shota. Pero alam mo, may negative yung shota kasi ibig sabihin ng shota, short time. So dapat hindi shota. Talaga? Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung shota. Shota ko. Pero ano yun eh, nung 70s, ang ibig sabihin ng shota, short time lang, pang short time. So yung ka-tips direct, hindi siya katipunan kung hindi katipunero. Katipunero, mga bagong katipunero. Kaya ang tawag nila, katips, tatawagin nila yung isa't isa. Pagkatapos meron silang parang tinatawag na cheer. Kung hindi ngayon, kailan? Tama. Ang akala namin, katipunan, kasi tambayan, katipunan, mga taga-UP, taga-Ateneo, katipunan, akala namin ganun, kaya siya, di ba may restaurant nga ako dati, Inuman Katips, ang pangalan? Oo nga eh. Kinabahan nga kami dyan, Alvin, kasi nagtetrend nga yung katips. Nung una, hindi kami makapaniwala, sabi ko, restaurant yan, diyan tayo. Pagkakita ko, yung pala, kami pala. Pero buhay pa ba yung ka-tips na restaurant? Luma na rin yun eh. Hindi ko alam, Alvin. Okay. Ateneo yun eh. Yeah. Dito rin sa Scout, meron. Anyway, let's accommodate. We only have 3 minutes left. Or 4.5 siguro. Sabi ni Joey Papa, si Vince ba ay anak ni Milet Tanyada Ocampo? Ay, hindi po. Tita ko po yun. Okay. Tita niya. Tita niya, Joey. Go, partner. Transfer thought, sabi niya, pakitanong, 10 months ago na sa YouTube yung trailer ng ka-tips. Bakit ngayon lang ipapalabas? Sana bago election May 9 para maaaring namulat ibang tao bago bumoto. Okay po.
Sinabi ko nga po na sinubukan na po naming magpalabas nung November, anong December. Kaya nga lang po, tumaas po yung Omicron variant, itinigil po namin. Ngayon, hindi po kami nakapagpalabas nung before the elections kasi nakikita namin, nararamdaman namin na hindi pa nagbabalik ang kumpiyansa ng tao sa sine. May mga pinalabas po noon pero hindi rin po tinao. Nag-iintay lang po kami ng pagkakataon. Alam nyo po, hindi po ginamit ang pelikulang ito para may pabagsakin o may paboran na kandidato. Wala pong ganun. In fact, ang istoryang ito na tungkol sa martial law ay napakapatas. Kaya nagtataka ko bakit nagagalit yung mga trolls. Eh meron din po dito na gusto ang martial law doon sa pelikula. May nire-represent na ginagampana naman ni Lou Veloso, no? Na siya ay Metro Aid. Stage actor ito yan. Ito ay napakapatas ng pelikula namin. At si Mon Confiado ay kasama rin dito at siya ay pumapabor din sa martial law. Kaya sa pelikula. Kaya sabi ko, panuorin muna, wag na muna kayong magalit. Ako po eh, natawag na po ng kung ano-ano, hinusgahan na po ang buong pagkatao ko ng mga trolls. Although sabi hayaan mo na yan, Direk. Hayaan mo na yan. Wag na raw bahayin. Correct. Sabi ni araw na to, naging mas maganda ang paghinga ko kasi hindi ko na binasa, hindi na of ako nagbabasa. Tama, sabi tama, ni Ma'am Nona Damian, ang aral ng kasaysayan ay hindi dapat baguhin at burahin. At sabi niya, sige ka tips, watch ko ah, buti merong kasabay ang MIM. At si The Green PH, please ask Vince, did your film qualify for tax incentives or denied by the powers that be? Okay, wala na pong ganun ngayon. Nagsimula po nung time ni Duterte na wala na po yung tax incentive natin sa yung meron tayong class A, B, natatandaan nyo ba yon, Doris? Yes, yes. Oo, nawala yun, ano? So, wala na nagka-qualify sa ganun. Although ang MTRCB, unung-una naming review ay R18 kami. Ngayon, nagpare-review ako, actually, nung isang araw lang, nabigyan naman kami ng R16. Bakit kaya naging R18? Ang sinabi doon ng MTRCB, yung dating MTRCB, ano, because of graphic sexual content. May sex scene. Ine-explain ko naman sa kanila na ang rape, well, yung aking mga, yung ni-rape na biktima ay fully dressed, hindi siya nude. The policeman na nang rape ay fully clothed, hindi siya nakahubad. Yeah. Ini-explain ko as a lawyer, sabi ko that yung pakikipagtalik na yon ay hindi isang sexual content, kung hindi isang show of power and violence. So, palagay ko may mali doon sa desisyon, kaya inapila natin at nagpapasalamat naman tayo sa bagong installed MTRCB chairperson si Honorable Lala Soto, sapagkat pinagbigyan tayo at binigyan tayo ng R16. Alam That's mo, good. Doris and Alvin, hindi tayo makakapagpalabas sa SM pag 18. And, pero anong ginawa mo? Di nag-compromise ka, pinutol mo na, shinorten mo na yung rape scene? Wala tayong shinorten, pero nag-apila ako. No? Nagsumulat ako ng very extensive and lengthy letter at in-explain ko yung ating konteksto ng pelikula. Alam mo naman, 70% ng sinihan natin, SM. Kaya mahirap naman kung wala kaming SM, hindi talaga kami makakabawi. Tama yun. Masaya naman kami na si Lala ay binigyan kami ng R16, kaya naman makakapagpalabas na kami sa SM. Partner, one last. Si Ivan, obedensya, meron lang siyang patutsada. Hindi naman ba namumudmod ng free tickets sa Angkatips? Unang-una po, kanina pa po kami nagte-trending kasi meron akong live, nag-FB live ako kanina, na ako lang ang naglalakad sa mga sinihan. Sabi ko, ayan, mag-isa lang ako. Sabi ko, ako naglalakad ng mga sinihan na magkaroon sana kami ng sinihan. Kasi wala akong assistant, sabi ko. Wala na akong pambayad, naubos na sa Katips. Okay. Wala po kaming pera. This is my hard-earned money. Hindi po kami Star Cinema na malaking produksyon. Ito po ang una naming produce film. Kaya po sana, tulungan niyo po kami. Yeah, okay. Tulungan niyo po kaming i-promote ang aming pelikula para naman po mas maraming makapanood. Si Attorney, si Teray Tara, ipapalabas ba ang Katips sa US or sa Netflix? May chance ba ang naka-base overseas na mapanood ang movie? Opo, ang una po naming objetivo ay makapagpalabas po muna sa mga cinema dito sa Pilipinas.
meron na pong pakikipag-usap ang Netflix sa akin na gusto po nila itong kunin. Kaya lang okay. po hindi pa rin po natin na inoohan kasi gusto po natin muna makapagpalabas dito. Siguro po before po ng Pasko mapapanood niyo na po ito sa mga ibang platform kung hindi man po Netflix sa iba po.